Magandang hapon guys. So ngayon po ay nandito po ako sa paligid namin. Mag-aalas 5 na. Ito po yung kulungan ko ng aking mga chicken. Ito mayroong pinya. Ito guys, ano na, hinog na. Ito yung dol na pinya, yung maliit lang pero masarap. At ito naman po yung mga tanim kong ampalaya. At ito naman po yung mga tanim ni nanay na kamuting kahoy. Bago pa lang kasing tanim to guys, mga 2 weeks pa lang. Medyo payat nga dahil sa tuloy-tuloy po yung ano dito, yung ulan tuwing hapon. Kaya nanibago yung tubo ng aking tanim na ampalaya. Ganito po yung mga paligid namin. Maraming mga pananim. Sari-sari lang po, mayroong mangga, niyog at saka kakao. At mayroon ding mga pinya. Pag sa probinsya talaga guys, ay kailangan lang tayo magsipag para may pagkukunan tayo ng ating lulutuin na gulay. Ito mayroon ding tanglad. Tanim po ito ng nanay ko. At syempre mayroon ding kamote. At mayroon din pong tanim na ampalaya. Kaso lang natumbahan ng ano, ng kahoy, kaya nadapa po yung tanim kong ampalaya. Ito guys, meron pong tanim akong sili. At meron din po akong tanim na papaya. Ito po ay alagang-alaga ko ng pulyar kaya mataba. Last pulyar po yung nilagay ko nito sa puno kaya kulay berde yung dahon. At yung isa naman po ay mayroon na pong ano, bulaklak. Maliit pa lang po pero mayroon na siyang bulaklak. Ito may konti pa rin natirang sitaw.
So imagine guys, pag ganito yung paligid mo, pag mayroon kang mga karne at isda, ay hindi ka na mamroblema sa ihahalo sa iyong lulutuin na ulam. Ito, mayroon din akong bagong tanim na dragon fruit. At saka dito rin ako kumukuha ng talbos ng kamote pag mayroon akong niluluto na isda. At ito naman po yung tanim kong kiat-kiat, yung orange na maliliit. Ito ay napakataba dahil sa foliar na po yung ginagamit kong pataba. Ito naman po yung gabi, yung ginugulay nito ay yung kanyang laman. So ganito talaga guys yung paligid namin, pag mag-ikot-ikot ka lang ay malilibang ka talaga dahil sa maraming pananim. At mayroon din pong saging, ayan po, bali dalawa po ito, kaya mayroon talagang panglaban sa gutom. At dahil ako lang mag-isa dito, ay siyempre yung gagawin ko nito is yung iba ay ipapakain ko sa aking alagang manok. So hanggang dito lang muna dahil ako'y magluluto na ng hapunan para kumain. So maraming salamat sa inyong panonood guys, at hanggang sa muli.